Sunny boy, jolly boy, sunny boy, braised fish. Napakaganda, napakasarap. With mushroom, of course. Hello, mga rockstar. At ito po tayo at ngayon, pagbigyan ko po si Bregs doon sa kantang ginawa ko. At medyo hilo pa to. Hindi pa ako talagang ready. At kaya, pero ikakantahin ko na rin at ilalabas ko sa video. At hopefully, lumabas siyang maganda. At sabi ko nga, hilo pa to. Hindi pa siya ganong napapractice. Nabuo ko lang itong lyrics. Siya nga po pala, itong kanta na to, huwag kayong magalala, ang audio nito ay galing sa YouTube library. So wala po tayong pangamba sa copyright and law. Ito ay galing sa YouTube, no copyright. So inadapt ko lang yung lyrics. So lumuha ko ng mga lyrics. At siya nga pala, ang pangamagat ng kanta na to ay Regs at Makimoto Song. Na-inspire lang po ako, lalo na kay Pare Regs. Siya po ang nag-guide sa akin. Sinusuportahan niyo po ang aking channel. Maraming salamat, Pare Regs at Makimoto. At ngayon, marami akong vlogs. Kahapon nga po pala, meron akong vlogs tungkol doon sa diluto kong Jolly Boy, Sunny Boy. At yun po yung ating hamburger na napakasarap. At tinry ko pong sa pagkain, napakasarap po talaga. Ang problema lang po ay uminom ako ng Coke at yung may nag-comment, ay alam ko na kung sino nag-comment, yun po yung Esme ko. Sabi niya, lagi daw ako nag-coke. Eh sabi ko po, the sake of you, para mapacify ko, sabi ko, sige, hindi na ako inom ng Coke, Pepsi na lang. Okay? But anyway, tuloy sabi ko, hello pa to, so we will try our best. Sana magustuhan ninyo at isa-set natin. Nakaset na po yung aking tulad yung sinabi ko again. Huwag kayong magalala sa copyright because this is from YouTube library. Okay. Pag ito ay hindi lumabas na maganda, ulitin po natin. Pipilitin ko pong siyempre, papraktisin ko po. Usually, pag ako gumagawa ng mga kanta na pinapraktis ko po yan guys sa linggo. Pero dahil nakita ko po yung comment ni Regs na hintayin niyo yung kanta, hindi nakahalap na makapagkita, susubukan na natin at inulawasan na rin ng konting yung ating throat para medyo maalis sa mga bara. But anyway, ayun na po. Pipilayin na natin siya. Hello, Tess. Ayan po, Tess. Let's go. Ang nanonood ng YouTube video, may na-discover ako mga tao. Dito ko natagpuan ang babago ng buhay ko. Pangalan ang buhay na ubod ng tamlay, laging pipili
T-Rex at Makimoto resayo habang buhay pangako galing sa pusong tunay. Salamat sa inyo buhay ko'y pinago. Tunay kayong kaibigan, huwag sanang magbabago. Subscribe ko, thank you. At Rex, Maki, thank you. Sa mga tropa nyo, na sila Black Shadow, MRI, Miguelito, Demdem, Lolo, nasa radar kita, Sunny Boy, bye. At ikaw, Mrs. Makimoto, lagi masarap ang pagkain ng mga tropa para mas gumanda ang bahay. Siyempre, pag masarap ang pagkain, nagahanap sila. Thank you sa inyo. Sana nagustuhan nyo. At medyo hilaw, hopefully lumabas pong maganda. Ngayon, meron po akong cooking episode. So pupunta tayo sa kitchen from here. Ang lulutuin ko po ay Jolly Boy, Sunny Boy, Braised Fish. Ano po ito? Ito po yung isda. Simple lang po ito at titingnan natin. Hopefully yung aking kanta ay lumabas na maganda. So let's go to the kitchen. Sorry po. Tapos lang natin. Yan po, mapagdan tayo ng kitchen. At ito po yung Jolly Boy, Sunny Boy, Breast Fish. Isda. Ito po yung pilay na po siya. Cod pilay. Ito po yung isda. Ito po yung of course, ito po yung luya. Turn on natin to. Ito po yung pag-reset ng ating masyado pong maabubot. Nung una, hindi ko talagang alam i-operate to. Yan po. Lagyan natin sa high heat para mabilit agad. At ito po ang mushroom. As usual, andito po yung ating red wine. Ang red wine po kasi ay siyang magbibigay ng aroma at aalisin niya po ang kung ano man ang lansa ng isda. At the same time, andiyan ang rice vinegar at yung ating kikkoman soy sauce. So, sisimulan na po natin at itay lang po kayo sapagkat nilalimutan ako. Ah, siya nga po pala. Kailangan din natin ng brown sugar as a sauce. At hopefully, kukunin po natin ang ating patungan. Yan po ang ating kawali. So, yan po ang Jolly Boy, Sunny Boy, Braised Fish. Hindi ko na ma-pronounce. Ang una natin gagawin ay, as usual, ipiprint natin ang garlic para makuha ang garlic taste. So, yan po ang ating procedure. I hope nagustuhan niyo po yung kanta at hindi pa po siya hinog. Kagagawa ko lang at pinratis ko pa lang ngayong gabi. Hopefully, alam mo ba siyang maganda. Alam ko mayroong konting setback na nakita ko. At saka po pala, lalagyan po na natin siya ng mushroom. At ulitin po natin yan na mas maganda pagka talagang na-practice na po natin ng maigi. Pero pinalabas ko lang po para at least, mag-comment kayo kung ano pa yung gusto nyo baguhin doon sa mga ginawa ko
Para doon sa mga ating mga viewers, please help me. Binilisan ko pa lang po ang composing noon eh, dalawang araw. So mahirap po gumawa ng mga lyrics. At tulad na sinabi ko, inadapt ko po doon sa music from YouTube library. At yun nga po, meron din akong gagawing isang kanta tungkol doon sa aking paboritong tao, kay Sunny Boy. Kasi sabi ni Sunny Boy, ang kanyang papo ay titres. Pero na may nagbulong sa akin, uno medya lang daw po. Sinasabi niya lang titres ang papo niya. Kasi po pagka gusto niya na uwi, magpapako daw po siya at titres ang gamit niya. Sa totoo lang, hindi po sabi nung nagbulong sa akin, eh uno medya lang daw po. Pero tingnan, bigyan natin ng pagkakataon si Sunny Boy na explain yan. At gagawa ko ng kanta yun. Yan po, pre-preto natin ang gagawin natin, dati aalis natin ang ginger. Sasabihin na natin ang fish. Kasi na nag-aabol po tayo sa oras. Wow, bago ah. At siya nga po pala, ito rin ang aking uulamin ngayon gabi. Yan po. Minabuti ko na pong bili ng filet na fish. Ito po ay cod. Actually, mas maganda ang press. Ito po ay prosen. So, hopefully, it will turn out good. Hindi ko na po i-oo ng ating dahil maingay po siya. Hindi pa kahit ninyo ako marinig. But anyway, yun nga po. Marami salamat sa mga viewers, sa mga nag-enjoy lang po tayo for the aming communication with Rex. Masaya siya dahil ako rin masaya dahil may mga kaibigan na ako ngayon. Sana maging kaibigan ko rin kayo at habang tumatagal, sumasarap. Ganun po yan. At ako ay meron ng ginagawa. Ngayon po ay medyo late na akong dumating dahil nag-OT po ako. OT means overtime. So, marami tayong trabaho na... But usually I go to bed early para in the morning, maaga akong unipising. Hirap. Kailangan lagi meron tayong preparation dito. Meron po vloggers or tinatawag ng YouTubers. Ako YouTubers lang kasi hindi po ako gumagamit ng other portal. Pag kayo, ang vloggers saka YouTubers may kaibang po niyan. Pag kayo ay nagpipresent ng video doon sa YouTube, YouTube lang kayo. Pag kayo gumagamit kayo ng other portal o tinatawag natin mga tool ng Facebook, TikTok, another, kayo po ay vlogger. So, YouTuber, strictly for YouTube only. Ako, YouTuber lang. So, yun po ang difference. So, mahirap. Mga pros and cons. Mahirap, first. Preparation. Practice. Presentation. Make sure lahat ng sasabihin niyo ay tama. Lahat ng ikukontain nyo ay wholesome. So, hindi po madali ang maging vlogger. So, saludo ko to sa mga very successful. You deserve it. You deserve it. At sa mga viewer nila, talagang they do deserve it. Mahirap. Talaga po mahirap. First, kailangan mo ng equipment. Kailangan mo ng GoPro or something na mga camera. And then you have to go and edit, and then you have to do upload, and then yun po, napakatagal na proseso, hindi po madali. So, kumbaga sa kabinit talagang parang full-time job to eh. Sa akin po, medyo kinukulungan po ako ng kaibigan ko, si Ren. Siya po nag-i-edit at siya rin po nag-upload. Ang ginagawa ko lang po, nagtitake ko naman nag-represent ng presentation ang akin. Sa kanya na yung pinakamahirap na part. Thank you, Ren. Ren, thank you sa mga tulong mo. Pagka natapos ang restriction, nakikita kita tayo ulit.
and we'll be happy again. Sa ngayon, ako yung mag-iisa ngayon. Kaya ito, ginagawa natin. But anyway, napapasarap na naman tayo. Hindi ko po sinala ang aking assistant. Kasi, kadalas ako mapagaling ito. No? Kaya siya nga po pala, ito na rin natin magiging lang. Pinagsabay ko na po yung due to time constraint. Eh, pinagsama ko na. Ito ang mahirap ito talaga. Nilagyan ko siya ng konting breading. Yan po ang ating pakita ko po sa inyo habang yan po. And then, madali na lang po yan. Oras na ma-prepare yan. Lalagyan na lang natin ang other ingredients. Tulad ng mushroom, Chinese red wine, rice vinegar, curcumin, and other things. So, hopefully, sinubukan na po ito noon. Ginamit ko po yung tilapia. Napakasarap po siya. Ngayon, dahil na kong extra fish. Salamat ang pronounce ko rin ng tama. Doon sa aking refrigerator, ayun po ang binabutok yung gawin para mabilis na po. Kasi pag tilapia, marami pa tayong nilinisin at ito, ready na po siya. But I guess, patagal sinabi ko, mas masarap po yung fresh. Yung talagang hindi nilago, hindi po siya na-frozen or anything. From the market straight here. Eh, ito po, galing po sa freezer. So, iba po ang lasa ng press. But anyway, this is just a mere presentation. So, maraming po salamat doon sa mga kaibigan ko, sa mga nag-watch sa akin. Ito naman po it's just a friendship para maging magkaibigan lang po tayo. Nasisihan na po. Lalo na pagka magaganda yung mga comments na tanggap ko. Siyempre, may mga negative. Meron ba? Wala naman. Kasama yan eh. Kasama yan. But I'm ready for it. Kasi hindi po na tatanong. Tapos po ako ng psychology. So alam na alam ko ang mga behavior ng tao. So dapat, as a psychologist, psychology graduate, eh alam ko po yung mga, you know. May kasi minapapanood po ako mga video na nag-aaway sila. They're trying to hit each other. Pero kasi po, so anong nangyayari? Nagagalit sila sa basher. Pero pagka nag-video po kayo at you hit somebody, you become a washer. Okay, hindi na lang verbal, pero at least sa video na. So, kaya yun po ang mahirap. At kabinidyo nyo, mas matindi po kasi marami pong nanonood. Kung sa comment lang, at least, mangilan-ngilan lang makakakaitanong at yung nag-present ng content. Pero pagka inilagay nyo na sa video and you're hitting somebody, ayun ako, medyo matindi na yan, nagkakasiraan. Affected the guy and affected you. Both of you will lose at the end. Kasi yung follower niya magagalit sa inyo, yung follower mo magagalit sa kanya. So, nakakaroon ng hindi magandang resulta yan. So, let's try to avoid that. Kung may galit ka sa tao, call him. Masapin mo. Huwag mo na patahanin sa video. Hindi kayo makakakuha ng magandang views sa ganun. At kahapon po, minapanood po ako, hindi ko na may mention yun ang mga name, pero marami po sila. Dapat, hindi po mangyari yun doon sa presentation ng video. Dapat, tawagan nyo na lang. And whatever they do, okay? Yung mga nakikita nyo na hindi nyo gusto at kayo vlogger, huwag nyo lang ipublish kasi hindi po maganda yan. Iisa lang po ang mundo natin. So, we live in the same world. So, huwag po. Hindi po kayo mag-gay-gay. Both of you will lose. Maniwala po kayo sa akin. As a Tony.
Dalawang problema ito kung ating ginamit na fish ay medyo makapal. So, pero at least pwede na po siya. Mas gusto ko sana medyo fried ng konti, pero okay na sila ito. Magandang isla po kasi ito. Ang problema lang is closing siya dati. Okay, hanggang natin. And as usual, okay naman po siya dahil doon po yung taste na. So, ang gagawin po natin ay babalik uli natin siya. Ialis lang po natin yung kanyang mandika. So, nalimutan ko po ang ingredients niya, yung butter. Nakapula, medyo iwas din tayo sa butter because they are very high in cholesterol. So, ilagyan na po natin ang fish. Ito po, Jolly Boy, Sunny Boy, braised fish. It's just... Okay, now we're gonna do the wine. Now, red cooking wine. Woo! Ang bago. Nakabawo po talaga ng red wine. Hindi siya po nag-down. Make sure both sides get the taste of the wine. For the wine, put the rice vinegar. Dati na po kayo nagluluto, tansyari nyo na sa mga bago po. And we put a little bit flavoring. Konti lang po. Konti lang po nito. Kumbaga sa kwan. That's it. Then, lalagyan na po natin ng soy sauce. That's it. Wow, ang bango. Then, the mushroom. Ini caramelized fish. Yeah. Of course, a little bit of brown sugar. Just a little bit for the taste. Yeah. Sprinkle. Konti-konti lang po. Turn it over. Wow. Mas maganda po ito na sa tilapia. Ito po ang number one candidate sa gantong luto. Yan.
po. Kapagay na natin ang ating heat. And then, wow, this is beautiful. Like a 5-star restaurant. Sama? Rockstar? Yeah, sa mga restaurant. Pag nakita nyo ko, they doing that. And here we go. Ready na po ang ating Sunny Boy, Jolly Boy, Sunny Boy, braised fish. Napakaganda. Napakasarap. With mushroom, of course. At ngayon, titikman, hindi ko na po ipipresent kung paano tikman dahil mahaba na po ang aking video. But anyway, so maraming po salamat. Magpapa-thank you lang ako sa aking mga supporter, mga viewers, subscribers. Okay, if you like my video, please subscribe on my channel. At hopefully nagustuhan niyo po yung kanta. At sabi ko tuloy sinabi ko, hindi pa po siya luto. It's not really well prepared. Pero hopefully, mga ilang araw pa, siyempre lagi ko kakantahin yan, lulutuin natin may idea. And then I will present it as my background. Thank you, and I will see you again. Guys, thank you again.